Episode 3, Removal Process ng Bumper ng Montero Gen 3. So, itong guide na to is the fourth installment ng mga episodes natin. Papakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung bumper ng Montero Gen 3. So, merong multiple reasons why kailangan natin siyang malawat. Like, number one, possibly nabangga ka or may nakabangga sa'yo na wala sa alignment yung bumper mo at gusto mong i-align instead of bringing it back to casa. Bangasin mo na lang, then try mo siyang i-align ulit. Baka kaya mong gawin. Saves you time and money. Number two, may mga mahilig dyan, gusto maglagay ng ilaw dun sa likod ng lower grill or probably gusto maglagay ng mga buskina dun sa baba ng lower grill. Pwede mong tanggalin yung bumper mo para mas may maluwag yung space mo sa pagtatrabaho mo. And then number three, meron mga mahilig mag-modify dyan ng Montero. Pinapalitan yung fascia ng either painted or sticker or naka-dip. So, madali siyang baklasin. Mas maganda kasi pag pipinturahan mo or sticker mo yung fascia mo, baklasin mo siya from the bumper para makuha mo yung mga edges niya at mas malinis yung tignan. And then number four reason is lastly, do sa mga matatanda ng Montero Gen na Gen 3, yung mga kabatch na sa akin 2016, it's time for you guys to open yung bumper. Buksan nyo yan, definitely sobrang dumi sa likod niya. So buksan nyo para nilinisin siya, para maabot nyo yung intercooler at yung radiator, matanggal nyo yung mga unnecessary na dumi dyan. Step 1, buksan natin ang hood. Why? Kasi kailangan natin baklasin yung grill. Open yung hood, or in Tagalog, pop the hood. Bakit? Kasi kailangan tanggalin yung grill. Ngayon, kung hindi mo alam tanggalin yung grill, refer to episode 2, yung link nasa ibaba para meron kang idea paano baklasin yung grill. Ngayon, going back to my explanation, bakit kailangan tanggalin yung grill? Kasi merong tatlo na tornilyo na tatanggalin sa bumper, which is ito, ito, sa gitna, and then yun. Ngayon, pagtanggal ng tornilyo yan, meron kang tools na gagamitin na third nito, 10mm socket, or kung wala ka nito, gagamitan mo ng pinito, which is very, very common na nabibili sa mga motorcycle shops. Step number 2, tanggalin yung cover ng fog lamps. Itong side na to, tsaka yung side ng kabila. Since wala nang fog lamps cover ko dahil pinagpituro ko, hindi natin masisimulate yung actual. Pero ganito lang yung idea niya. Bakit kailangan tanggalin yung fog lamps cover? Kasi mayroong tornilyo doon sa loob na hindi mo mapapansin. Gagamitan mo ng ganitong tools. Same, number 10, 10mm na socket type. Or yung kanina, yung T-wrench. Ito. So dalawa yun, isa dito, isa sa kabila. Ngayon, paano baklasin yung fog lamps? Madali lang, kasi plastic, naka-clip, hindi naka-tornilyo. Tools na pwede nyo gamitin is kung ano meron sa inyo. Ganito, ganito, or ganito. Isa lang ang magiging purpose niyan. Ang magiging purpose niyan is itong edge na to, itong dulo na to, ang gagawin nyo lang is ipasok nyo ng konti, and then, pag lumusot na siya, iangat nyo. So basically, yung tools gagamitin mo lang pakangat. Pag meron ka ng allowance at naiangat mo na yung fog lamp cover na maliit dito, hihilain mo yung papunta dito. Dahan-dahan lang para huwag mabali yung mga clips. So pag hila mo, may access ka na doon. Gawin mo sa kabilang side. Step number 3, kailangan natin tanggalin yung dalawang clip sa ilalim. Kasi yung bumper naka-connect dito sa front flaps. Ngayon, para tanggalin yung dalawang clip na yan, plastic sila, gamitan ng ganitong screw or spatula para ang gagawin natin is ma-loosen natin siya. Pag na-loosen ng clip, pwede natin siyang hilain pa ibaba. Merong dalawa sa kabilang side, so gawin nyo lang ulit yung same process para matanggal. So in total, apat na plastic clips ang tatanggalin dito sa ibaba para mabaklas natin yung bumper namin. Step number 4, meron tayong tatanggalin na apat na screw dito sa side. Dito, 1, sa taas, which is yung humahawak ng fastener natin. 2, 3, and 4. Very straightforward na yung pangtanggal dito. Yung dito sa taas, nakatago yun. Hanapin nyo na lang. Ngayon, ganito yung mga tools na gagamitin natin. Spanners, para dito, pambaklas. And then,
Yung dito, since nakatago siya, gagamitin natin ng ganito or ng T-wrench. Parang 10 millimeters. Gawin yung process dun sa kabila. So, yung total 8 na tornilyo ang tatanggalin natin. Then we proceed to the next, to the last step bago natin baklasin yung boom backer. Whew! Ang dami steps! Sir Jad, ang dami mo naman steps. Hindi, ito yung last. Step number 5, tatanggalin na natin ito. So, step number 5, kung napansin nyo, hinuli ko yung gitna. Itong tatlong screw na ito. Kasi, pag inyo natin ito, may tendency malaglag yung bumper. So, just for safety purposes, ihuli natin siya. Para pag nabaklas na lahat ng tornilyo sa lahat ng side, pati sa ilalim, secured pa rin tayo. Ngayon, normally, ang gagawin ko, tip, suggestion, kung kayo lang mag-isa magbabaklas, tulad ko, ako lang mag-isa. Ang gagawin natin is, kahit anong tali lang, kataon, nasa tabi ako ng aso ko, kaya ito ginamit ko. So, try natin. Purpose nito is, itali nyo lang dito. Tapos, itali sa bakal. Why? Ganito yan. Kung ikaw mag-isa nagbabaklas, pag natanggal mo na itong talong screw, hindi mo nalalaglag yan eh. Reason why gusto lang natin siya nandyan, kasi babaklasin natin yung kabilang side, and then itong side. Once lumuwag na yung mga screw, gaganon na yung bumper natin. Para hindi siya tuloy-tuloy mahulog, itali natin. Gets? Last step na tayo. Hatakin na natin yung grill. Last, final step. Step number 6. Babaklasin na natin yung bumper. Bababa na natin siya. So, game. Okay. Kailangan, secure to ha. So, umpisa natin, baklasin natin yung mga fasteners sa side. Luwagan natin para medyo gumano yung bumper. So, luwagan. Oops. Lipat tayo sa kabila. Baklas. Ayan. So, medyo nagbaba na yung bumper natin. Ayun yung sasabi ko sa inyo. Nung lumuwag yung bumper, tendency malalaglag na siya. So, dahil dito, naprotektahan tayo ngayon. Nakalimutan ko yung tanggalin to. So, yun. Before nyo tanggalin, tanggalin na to para hindi na siya storm. So, dahan-dahan natin siya. Baba. Yes. Ngayon, pwede ninyo nang kunin yung bumper. Gawin nyo na yung gusto nyo gawin. Maglinis na kayo sa loob. O yung iba, kung gusto nyo magpalit ng fascia, PM nyo ako kung gusto nyo bumili. Ang bagong product ko ngayon to, body colored fascia. Okay. Wrap up natin yung episode number 3, which is yung removal ng bumper. So, basically, kung napanood nyo yung mga first episodes natin na 1 and 2, meron na tayong 5 na DIY guides, which is removal ng headlight, removal ng grill, removal ng side mirror cover, removal ng lower part of grill, and then yung bumper. So, yun na muna. Try kong makagawa in the next few days and then upload natin. Thank you for watching. Peace.